isa yan sa mga ugali ko talaga na hindi ako mahilig magtatapon ng mga gamit. Ultimo yung ganito, tinatabi ko kasi sabi ko, darating talaga yung time na may pangangailangan na kakailanganin to. Kaya hindi ko alain sa ganitong mga bagay, eksakto pala siya, compatible siya. Pag encounter nyo yung ganito, magpalit kayo ng machine head tapos hindi compatible, yung ganitong klaseng parts lang hahanapin nyo, yung mga lumang kalendaryo na ganito, yan. Yan. Para hindi na kayo mag-isip pa kung ano. Malaki na tutulong yan. Magandang araw po ulit sa lahat ng taga-subaybay. Tsaka sa mga nagpo-promote sa akin sa Facebook para magkaroon ako ng project sa repair. Kaya mayroon na naman akong project ngayon. Yung sira niya, hindi naman totally sira. Kulang lang siya ng isang machine head sa dito. Wait lang. Tapos bali yan, parang dalawa yung sira eh. Walang hawakan yung isa. Kaya mangyayari, papalitan lang siya ng buo. At saka ayan o. May mga kalawang na yung mga dati. Kapag yan ay dinagdagan mo lang, halata na bago yung iba. Kaya ang mangyayari, papalitan ka ng buo. Yun lang naman yung sira nito. Tapos kulang ng isang yung pin. Hindi ko alam ang eksaktong term nito eh. Tapos papalitan siya ng isang set na string. Lalo ito yung papalit natin na hindi ko pa siya na-unboxing. Kapag natanggal niya yung string, buksan natin. Ano yung tura nito? Wala naman talaga siyang sira, kailangan lang siyang i-replace yung pilitan niya. Ito yung pamalit natin, isang set. Yan. Yan. Ito po yung ikakabit natin. Puro bago lahat, pati tornilyo. Bali, mag-explain lang po ako ng panibagong idea. Kasi magkaiba siya eh. Kumpara doon sa dating kinabit. Diba? Iba yung pamalit natin. Yung dati kasi ito, may thread siya. Kumbaga, automatic may washer siya. So, ibig sabihin makapal yung sakop ng butas ng dati. Kaya ang pinanggalingan niya, ito, malaki yung butas. Ngayon, kung ikakabit natin niya na ganito lang, dahil hindi niya kamukha yun, ang mangyayari ganito. Ganyan ang mangyayari. Napakalaki nung space nung pinakarad. Eh, kapag inasa mo sa washer niya, hindi rin kakayanin ng washer na i-guide dahil yung pinaka-washer niya, maluwag din ito. Ito yung washer na to, nakasama ng baran nyo. O, pwede lang natin dyan, tingnan yung mangyayari, lapit mo na. Ganito rin yung mangyayari. Yung magalaw-galaw. Pwede mag-move. Yan, o, hindi talaga siya compatible, kumbaga. Kasi ang laki ng butas. Ang mangyayari dyan, kapag nilagay mo to, yan, tapos merong ganyan, nilagay mo na siya. Okay yan, pag nakaganyan, nakasentro pa. Pero kapag hinigit mo na yung string, hindi ko na, baka gumanon yan. Isang dahilan yun na pagmumulan din ng sira, kasi hindi na compatible yung thread kapag iikot mo, nakatabing eh. Kaya ang
naisip kong diskarte para masolusyonan siya na umubra yung pamalit nating pyesa, kailangan pa sa akin itong butas ng kahit suporta man lang. Kaya naisip kong pumasak ito, okay. Ganun siya sa kalendaryo na ganito. Pagtuputol ako ng itong lagay dito, yung mga tama lang para maging sikip siya mamaya. Putol tayo ng alimang piraso. Bali, nakaputol na po tayo ng pampasak. Kailangan sabay siya. Ayan. Bago siya ipasak dito. Ayan po, parang ala mo, para doon talaga siya. Ayan. Isa pa lang, pero alam natin, success yung ano, naging result. Maganda na yan. May laban na siya sa string kahit nakatakam sila. Isa yan sa mga ugali ko talaga na hindi ako mahilig magtatapon ng mga gamit. Ultimo yung ganito, tinatabi ko kasi sabi ko, darating talaga yung time na may pangangailangan na kakailanganin ito. Kaya hindi ko alain sa ganitong mga bagay, eksakto pala siya, compatible siya. Pag na-encounter nyo yung ganito, magpalit kayo ng machine head tapos hindi compatible, yung ganitong klaseng parts na hahanapin nyo, yung mga lumang kalendaryo na ganito, yan. Yan. Para hindi na kayo mag-isip pa kung ano. Malaki may tutulong yan. Yan, yung pagkakabit naman, hindi pwedeng unahin to. Kailangan, sabay mo na siya dito sa washer niya. Yan, sabay mo na. Pag-ilang ganoon po dito nila. Pasensya na kayo sa mga ingay na nararanig niyong iba. Kasi araw eh. Normal yan dito sa paligid. Ito po yung naging resulta niya. O, nakakabit na lahat. Kahit na itabong, malaglag yung washer. Sige. Sa yun sa remedyo natin ng maganda. Okay na po. Naikabit na natin. Ayos na siya. Ito yung sa harapan. Ayan.
Lapit mo na. Ipikto nung ating pinasak. Oh. Wala siyang kalog. Maganda na ulit. String na lang. Kaubit natin. Okay. Kompleto. Ito na po, okay na. Pakinggan niyo yung pagkakaiba ng string na pang electric guitar kapag pinalagay, kinabit mo sa acoustic guitar kung gaano ko ganda ang tunog. Ayan po. Sabagay, iba-iba naman kasing trip ang gusto na tunog ng tao eh. Ng mga guitarista. Eh, try niyo tong Fender. Hindi sponsor to ah. Kumbaga, abot kaya, mura lang siya, pero hindi katabas sa tunog. Basta yung pang electric guitar. Yun ang ikabit ko sa electric guitar, sa acoustic guitar nyo. Subukan nyo lang kung satisfied kayo. Ito yung tunog niya. Itong yung vibration niya. Okay na po, finish na po. Salamat ulit sa lahat ng mga bagong subscriber.